lumakas ang benta ng ilang maliliit na negosyo sa Quezon City kasabay ng simula ng bagong COVID alert system at granular lockdown. Ayon sa mga negosyante, ramdam ang epekto ng bagong sistema. Marami na pong kumakain ngayon at maganda naman po yung benta namin ngayon kaysa nung nag-lockdown ng ECQ. It's easier for us to work our business around this new alert level system. I see a lot more people going out and about. And for the most part, people go to the restaurants. There are people who go to the restaurants these days. A lot of them are vaccinated. Pero kailangan pa rin daw ng tulong ang mga negosyo dahil malaki ang naging pinsala ng pandemya sa kanila. Ayon kay Eric Teng, presidente ng isang association ng mga malalaking restaurant, sana luwagan pa ang mga protocol sa mga bakunado. We really need that vaccinated population to be out and about to restart the economy for everyone. Ito rin ang panukala ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na nagsabi rin na dapat babaan ang alert level simula ng fourth quarter ng taon o nitong parating na Biyernes. Mas mapapabilis ang pagbangon ng ekonomiya sa Metro Manila dahil mataas na ang bilang ng mga bakunado sa rehiyon. Sang-ayon ang mga maliliit na negosyante sa mas mababang alert level at mas maluwag na restrictions pagdating ng Oktubre. Pero hindi sila pabor na ang mga bakunado lamang ang papayagang maging mas malaya sa galaw nila. Hindi po ako pabor doon kasi paano yung nga yung iba kung ayaw namang magpabakuna? Wala tayong magagawa. Tapos hindi sila makakalabas. Hindi po per yun. Kailangan kahit hindi bakuna, makalabas din sila. Hindi pa klaro kung ano ang magiging alert level sa Metro Manila sa susunod na buwan. Pero umaasa sila na gaganda ang kanilang kita sa huling tatlong buwan ng 2021 kasabay ng holiday season. Warren De Guzman, ABS-CBN News.